Nay? Nay, sigurado ko ba kayong okay lang kayo? Gusto ko muna mapag-isa, Lucille. Sige po. Kailangan niyo po ako. Nasa kabilang kwarto lang ako, ha? Patay ka na! Yun ang gusto mo mangyari, di ba na nasa Elia? Pero hindi ka nagtagumpay. Dahil buhay na buhay ako. Hindi. Hindi. Hindi totoo. Tignan mo ako maigi. Totoong totoo ako. Buhay. At hindi lang buhay. Naglalakad pa. Kaya hindi mo na magagawa ang ginagawa mo sa akin noon. Akala mo hindi ko alam mo kung ano mga pinagkagawa mo sa akin. Ikaw ang nagtulak sa akin sa hagdan at hindi si Fina. Dapat matagal ka nun namatay. Dapat nalunod ka sa ilog kasama si Ina. Ikaw at yung anak mong peste ang malas sa buhay ko. Sinisira niyo lahat para sa amin, Lucille. Hindi, Nana Celia. Ikaw! Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Pinapaniwala mo si Marisa na kinakampihan mo siya. Pero ang totoo, niloloko mo lang siya. Para saan, Nana Celia? Para sa pera? Oo! Dahil ang lahat ng yon ay para kay Lucille. Siya na ang tagapagmana sa lahat ng ari-arian ni Marisa at hindi niyo pwede sirain yan! Pwes tapos na ang panluloko mo kay Marisa dahil malalaman niya na lahat ng katotohanan. Hindi! Hindi ako papayag na basta nalang sirain mo ang mga plano ko ng ganun-ganun na lang! Bakit? Kaya mo ba akong pigilan? Anong gagawin mo? Ano? Napakasamaan niyo, Tay! Siya may kagagawa ng lahat! Hayaan mo na, Ina. Hindi niyo na tayo masasaktan ngayon. Kaya nga kailangan natin hanapin ang nanay mo para masabi natin sa kanya ang buong katotohanan. Narinig ko kanina. Uuwi na daw siya. At kung ganun, puntahan na natin siya. Turo mo sa akin ang daan. Opo. Pero magtago ka dyan at baka mamaya may makakita sa'yo, mapahamak tayo, ha? Sige po!